masama ugali nitong artistang to. Sublada to. Hindi nyo alam, may mga pagkakataon mayroon kaming pinagdadaanan, ha? Hindi sa lahat ng pagkakataon kaya naming maging artista. At sorry po, hindi namin kayang maging artista all the time. Vice Ganda, sinupalpal nga ang Philippine Airlines. Hindi nga napigilan ni Uncabagable star Vice Ganda na ilabas ang galit tungkol sa Philippine Airlines dahil nga sa abala na inaidulot nito sa kanya. At sana'y sa masayang biyahe nila na napalitan ng galit at puot. Nitong Martes, October 24, ay sunod-sunod na post sa X or dating Twitter ang ginawa nga ni Vice Ganda upang ilabas ang samanang loob o galit niya sa Philippine Airlines. Matapos ngang malaman ng mga netizens na ilan sa makasama ni Vice Ganda ay hindi umano nakasakay at maging siya umano ay nawala ng upuan dahil sa nangyaring overbooking sa Philippine Airlines. Narito nga ang bahagi ng post ni Vice Ganda. Aniya, grabe ka at fly pal. Grabing pang-aabala at perwisyo ang dinulot mo sa masaya sanang trip na ito. Bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking sa puntong di nakasakay ang kasama namin. Ngayon, ako naman ang nawala ng upuan. Question pa nga dito ni Vice Ganda ang paulit-ulit umanong aberya na nangyayari sa PAL, particular na nga sa pagkakaroon nito ng overbooking. Pinuna rin niya ang nasabing airline dahil sa paulit-ulit umanong stress na ibinibigay nito sa lahat nga na nagbubook sa kanila ng flight at nagbabayad naman umano ng maayos pero nagkakaroon pa rin ng aberya o problema na hindi agad nasusolusyonan ng nasabing airlines. Narito pa nga ang himutok ni Vice Ganda. Aniya, sistema nyo na ba talaga ang overbooking at flypal? Alam nyo ba kung gaanong stress ang idinudulot nyo sa pasaherong di nakakasakay sa binook at binabayaran niyang flight? May damdamin pa ba kayo ng malasakit para sa pasahero? Pera-pera? Dahil nga dito, ay agad namang tumugon ang PAL sa mga reklamo o hinainga ni Vice Ganda sa X or sa dating Twitter. Humingi nga sila na paumanhin kay Vice Ganda at iba pang mga pasahero na naabala dahil sa nasabing insidente. Sinabi pa nga ng PAL or Philippine Airlines na magkakandak umano sila ng investigasyon tungkol nga sa nangyaring aberya sa Bangkok, Thailand na kung saan doon nanggagaling si Vice Ganda. Gayunpaman, sa kabila ng paghinginga ng paumanhin ng Philippine Airlines, ay sunod-sunod pa rin ang post ni Vice Ganda at inilabas pa rin to ang frustration nito sa nasabing airline. Sa kanyang sunod nga na tweet, ay muling inilabas nga ni Vice Ganda ang kanyang galit at himutok sa Philippine Airlines. Ayon pa nga kay Vice Ganda, ay muntik na siyang maiyak dahil sa kakatakbo para maabot lamang ang kanyang flight. Dahil sa nga nagkaroon ng aberya at nagkaroon ito ng overbooking. Kwento pa nga ni Vice Ganda na nagmukha umanong kawawa ang kanyang partner sa Ian Perez dahil matagal ito naghintay sa pintuan nga ng aeroplano dahil ayaw nitong sumakay hanggat hindi umano nakakasakay o nagkakaroon ng upuan si Vice Ganda. Narito pa nga ang nasabing post ni Vice. Aniya, walang halong biro. Naiyak ako habang tumatakbo para umabot ako sa flight na muntik kong di masakyan dahil nag-overbook kayo. Si Ayon, inabutan ko mukhang kawawang nasa pinto ng aeroplano. Dahil ayaw niya sumakay kung di ako makakasakay. Yun ang ginawa niyo sa amin at flypal. Samantala nga, sa ikalawang tugon nga, sinabi ng Philippine Airlines na pinagsisisihan nila ang nasabing insidente na nangyari kay Vice Ganda at na makasamahan nito. Kasunod nga nito ay nilinaw nila na hindi overbook ang flight ni Vice. Bagkos ay natukoy umano nila sa kanyang pre-flight safety checks na hindi umano safe na upuan ang dalawang business class dahil umano sa ilang safety concern. Bilang resulta nga ay isa umano si Vice Ganda sa mga nakabook na umano'y na inoferan nila from business class ay na-downgrade nga sa economy class. Giit pa nga ng PAL na isa raw ito sa mahakbang na kanilang ginagawa upang masigurado ang seguridad ng bawat pasahero. Ayon pa nga sa PAL ay nakatanggap umano sila ng mensahe na naibalik na umano kay Vice Ganda ang original booking nito matapos pumayag ang dalawang pasahero umano na mag-downgrade mula sa business class papuntang ang economy class. Ngunit mas lalong nagalit si Vice Ganda
dahil hindi umano nakikipag-ugnayan ang Philippine Airlines sa mga staff nito. Dahil hindi ito umano ang totoong nangyari sa nasabing airline. Ayon pa nga kay Vice Ganda, mali na umano ang sinabi sa kanya ng staff na overbook ang nangyari sa PAL at ang upuan nga ni Vice Ganda ay naibigay sa ibang pasahero. Pahayag pa nga ni Vice Ganda. Hindi yan ang sinabi sa akin sa counter. Ang sabi ng staff, the flight was overbooked and my seat was given to other passenger. Sa huli nga, ay patuyang sinabi ni Vice Ganda na sana'y maglaro muna ang Philippine Airlines at mga staff nito ng bato-bato pick upang malaman umano ko sino talaga ang palpak. Hirit pa nga ni Vice Ganda na ililibre niya umano ng isa pang round trip ticket ang kung sino man ang mananalo sa nasabing palaro. Narito nga ang paglalahad pa ni Vice Ganda. Magbato-bato pick na lang kayo ng staff sa counter kung sino sa inyo ang palpak. Yung panalo, libre ko ng round trip ticket via Cathay Pacific. Sa ngayon nga, ay wala pang tugon ng Philippine Airlines tungkol nga sa hamon sa kanila ni Vice Ganda.